ngayon, hindi lang bigas, gulay, isda at gasolina ang tumataas ang presyo, pati na rin ang sampagita. Apektado ang kabuhayan ng mga nagtatanim at naglalako ng maliliit pero mahalimuyak na bulaklak na ito na simbolo rin ng ating lahi. Mumunting bulaklak na madalas ay makikitang nakasabit sa puon o mga imahe ng santo at mga inilalako sa labas ng simbahan. Ang ilan nating mga kababayan sa pagsasampagita kumikita ng pangkabuhayan. Sampagita, oh. Humahalimuyak din kaya ang kanilang kita sa industriyang ito. Sampagita po. Laman na ng simbahan ng San Bartolome sa Malabon ang 10 taong gulang na si Gab. Dito siya nagtitinda ng sampagita tuwing walang pasok. 5-10 lang po, pagmahal po. Ito po 10. 5 taong gulang pa lamang daw ay nagtitinda na ng sampagita si Gab. Bilang panganay sa 3 magkakapatid, nais ni Gab na makatulong sa mga gastusin sa bahay at mabawasan ang mga pagkakautang ng kanyang pamilya. Para po may panggastos, baka din na po ako nangihingi ka lang, mama. Para po yung 2 kapatid ko na lang po itindihin nila. Di na po ako intindihin. Ang kanyang lola Erlinda ang kumukuha ng mga sampagitang itinitinda na nagmumula pa sa San Pedro sa Laguna o di kaya sa Bulacan. Ngayong araw, gawa na o nakaguhog na ang 2 sampagita ni Lola Erlinda. Inutang lamang daw niya ito at saka babayaran kapag naubos na. 1,000 po ito lahat. 8 yare, bali 10. 10,000. Kahit po kumita lang kami rito ng pinakamalaki na 300, wag lang po sa... Opo, pambili lang po ng kabuhayan. Dati po ang tabo, nagkakahalaga lang po ng 200 ang pinakamahal po. Ngayon po, nag-600 na. Umaabot naman sa 300 piso ang kinikita ni Gab sa maghapong pagtitinda ng sampagita tuwing Linggo at mga araw na may okasyon sa simbahan. Gaya na lamang nitong Sabado na nataong ipinagdiriwang ng simbahang Katoliko ang kaarawan ng Birheng Maria. Mga 240 po, isang ganito po. Siguro po nag-7 years old siya. Natuto na, doon na po siya nagpursige na magtinda na ng diretso, maghapon po na ng Linggo. Hanggang sa kumikita na po siya ng pangsarili niya para pumipambaon siya. Pero sa pagtuturo po, sarili po niyang sikap ang pagtitinda ng sampagita. Dagsana ang tao sa simbahan. May mga iilan na rin bumibili kay Gab. Thank you po. Pagkatapos ng misa, tapos na rin sa pagtitinda si Gab. 120, 140, 160, 180, 200, 220, 220. Mabait at responsableng anak daw si Gab. Hindi naman daw napapabayaan ng bata ang kanyang pag-aaral. Pagka po yung may pasok, pumapasok naman po siya. Pagka nga po yung pina-absent ko siya kuminsan, nagagalit pa po siya sa akin. Gusto talaga pumasok siya. Kasi pinagagalitan daw po siya ng teacher niya pag uma-absent. Kaya sabi ko sa kanya, di bali siya magtinda basta papasok siya sa school. Sabi ko, sana matupad yung pangarap mo. Sana matapos mo yung pag-aaral mo. Makapag-teacher ka. Sabi niya po sa akin,
Yan mo, Ma. Pag nakatapos ako, bibili tayo ng bahay kahit maliit lang para basta sarili natin. May isang bilin lang daw si Tess sa kanyang anak. Bilang magulang po, masaya po sa pakiramdam ko na kahit po bata pa po yung anak ko, marunong na siyang tumayo sa sarili niyang paa. Kaya lang, sana po, unahin niya pa rin yung pag-aaral niya kaysa sa pagtitinda. Kasi mas malayo po mararating niya kapag nakatapos siya ng pag-aaral. Yun lang po bilin ko sa kanya. Sampagita po. Malaking tulong daw ang kanyang pagtitinda ng sampagita sa kanyang pag-aaral. Ito raw ang magiging daan upang makapagtapos siya ng pag-aaral. Grade 5 na si Gab ngayon at pangarap niyang maging guro balang araw. Malaking tulong po ito sa pag-aaral ko. Mga project ko po binibili ko pag may kinikita ako dito. Paano po makatapos po ako ng pag-aaral? Pagkatapos ko po ng pag-aaral, lento na po ako tapos matatrabaho na po ako. Para po hindi na po sila mangutang. Tulungan ko po sila, Mama. Mabayadang ko po lahat ng inulong niya sa akin. Hindi na po ako magkukulit sa kanila. Ang ilan sa mga sampagitang itinitinda ni Gab at ng kanyang pamilya, nagmumula sa San Pedro, Laguna, na tinaguri ang Sampaguita Capital of the Philippines. Bago pa man magliwanag, sinisimulan na ni Nanay Lilia ang pamimitas ng sampagita sa tanimang ito dito sa San Pedro. Nay, mga ganito ba? Yung iba kasi, hindi po pwedeng tuhugin. Yung mga ganito lang kasi ang kinukuha namin. Hindi na pwede yung ganyan. Dahil po mabilis bang ano? Nalalanta ka agad. Mahigit isang ektarya ang taniman ng sampagitang ito. Pero ang taniman ito, inuupahan lang ni Nanay Lilia sa dating amo ng kanyang asawa. 22,000 piso kada taon ang upa nila rito. Minsan ang kita namin, minsan mahina, minsan malakas. Kasi pag sulong at bubaba, pag kaunti lang, mahal. Hindi pare-parehas. Saka sa araw, hindi pare-parehas ang presyo. May minsan mababa, may minsan mataas. Ngayong malapit na raw ang taglamig, mahinang mamumulaklak ang mga sampagita. Kaya naman mataas din ang bentahan ngayon ng mga butil nito. I want 70 bites sa akin. Ano yung pagbili lang yung 1,000 na butil. Ganyan lang. Malaking tulong sa amin ito. Hindi kami gano'ng naghirap. Kasi kami, taga-probinsya talaga kami. Bicol kami. Lumayo lang kami dito. Yun nga, namasukan yung asawa ko. Tapos, nag-alaga nga dito. Hindi kami gano'ng naghirap. Hindi kami naalisan ng pambili ng pagkain sa araw-araw. Hindi kami natakbo-takbo kung saan-saan maghanap ng pagkain. Mas araw-araw may kinikita kami dito. Matapos ang 2 oras na pamimitas, tinakal na ni Nanay Lilia ang mga bubot ng bulaklak ng sampagita. Santabo. Naka-4 na tabo ng sampagita si Nanay Lilia. Mahina ang kanilang ani ngayon dahil na rin sa panahon. Pero kung tag-araw at maraming bulaklak, umaabot sa 500 tabo ang kanilang nakukuha. Ang mga sampagita, dinala naman ng kanyang anak sa bayan upang ibenta.
ang 4 na tabong-ani, katumbas ng halos 700 piso. Oh, ito lang ang bayad. 700. Oh, yan ang bayad sa pagkita, ha? 680. Ang nakuha ko. Mamalengke na ako. Bili na ako ng ulam, saka bigas, saka yung asukal, kape. Kinilala noon ang San Pedro bilang Sampaguita capital of the Philippines dahil sa lawak ng mga taniman ng Sampaguita rito. Noon po, noong mga kapanahon po, nakasagsagang malaki pa, malakas pa po ang Sampaguita sa atin. Ektarya po ang mga tanim po dito sa atin sa San Pedro Laguna po. Noong panahon, nakasagsagang medyo malakas po ang Sampagitan dito. Halos yun na po yung kinabubuhay ng mga mamamayan po dito. Marami na po yung napagtapos nila ng pag-aaral dahil lang po sa Sampagitan. Pero sa pag-usad ng panahon, nabawasan ang mga lupang tinataniman ng mga Sampagita. Ilan na lamang po yung masasabi ho natin na may mga farm po dito ng Sampaguita. Dahil ang dami na ho kasi nako-convert na land mula po dun sa nagiging agricultural land, nagiging na po siyang residential, minsan po nagiging industrial land na po siya. So ilan na lamang po yung masasabi natin dito na nagtatanim ng Sampaguita.